Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, January 10, 2024. Bahagya na nga pong mas lumakas yung ating northeast monsoon at nawala nga po yung ating shear line. Asahan nga po natin na makakaapekto itong amihan sa may parte ng Cagayan Valley, Aurora, Ilocos Region, Cordillera, at dito po sa natitirang bahagi ng Central Luzon. At yung easterlies naman po natin ay mas lumakas sa ngayon dahil umaabot na po yan hanggang dito sa may parte ng Metro Manila. Asahan na nga po natin yung maalinsangang panahon, bunsod nga ng easterlies, pero sa mga susunod na araw nga po ay muling lalakas yung amihan na posibleng umabot po yan hanggang sa parte ng Visayas. Dumako na muna tayo sa ating rain map animation kung saan yung mga lugar na posibleng may mga pag-ulan. Mamaya nga pong alas 10 ng umaga, mananatiling maayos at maganda ang lagay ng ating panahon. Wala po tayong inaasahan na anumang malalakas na pag-ulan. May isolated rain shower lamang po tayo sa parte ng Catanduanes. At pagdating naman po ng alas 3 ng hapon mamaya, mananatiling maayos at maganda ang lagay ng ating panahon. Wala tayong inaasahan na anumang malalakas na pag-ulan. At pagdating naman po ng alas 6 ng gabi, ganun pa rin po, maayos at maganda ang lagay ng panahon pero makulimlim po dito sa may parte ng Cagayan de Oro at dito po sa natitirang bahagi ng Visayas. May tsansa po ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula at ng Davao. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi, magkakaroon po ng tsansa ng pag-ulan dito nga po sa parte ng Bicol Region, Quezon, Pulilio Island. Masahan nga po natin magkakaroon din po ng tsansa ng pag-ulan sa may parte ng Mindoro Provinces. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, mapapansin nga po natin by January 11, mapapansin nyo magkakaroon nga po ng high pressure area na mas tutulak pa nga dito sa amihan at magkakaroon tayo ng panibagong shear line na magdadala ng pag-ulan dito nga po sa parte ng Bicol Region. Pagdating naman po ng January 12, mapapansin nga po natin na yung amihan at mas pinalakas pa nung high pressure area sa may parte ng Japan at yung shear line nga no ay magpapaulan yan sa may parte ng Bicol Region at ng Visayas. Pagdating naman po ng January 13, asahan nga po natin may tsansa ng mga malalakas na pag-ulan sa parte ng Bicol Region at ilang bahagi ng Visayas pagdating po yan lalo ng gabi at yung amihan po natin ay umaabot na po yan hanggang sa parte ng Bicol Region. Pagdating naman po ng January 14, mas lalakas pa nga yung northeast monsoon na tinutulak pa ng high pressure area at yung shear line natin ay bababa po yan hanggang dito nga sa northern portion ng Mindanao. Pagdating naman po ng January 15, mananatili nga pong malakas yung northeast monsoon at pagdating naman po ng January 16 hanggang 17, magkakaroon nga po ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa parte ng Mindanao at ng Visayas. Pagdating naman po ng January 18, may mga posibleng malalakas na pag-ulan sa may parte ng Mindanao. Pagdating naman po ng January 19, bahagyan na pong gaganda ang lagay ng panahon at asahan natin may mga mahina at katamtamang pag-ulan na lamang dito nga po sa may parte ng Mindanao. At dito mapapansin natin posibleng lumakas yung easterlies no o yung mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. Sa ngayon nga po wala tayong minomonitor na anumang posibleng low pressure area o bagyo na mabubuo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Manatili pa rin po tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman po natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.